So kayo mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo akong itry ayusin itong brake master nitong Nissan Sentra. Okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, ano yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating i-check or ayusin ang brake master? Madalas na nagiging problema ng brake master. Halimbawa, kung sobrang sira na talaga, posible kayo makaranas ng yung parang malambot kapag tinatapakan yung preno, yung para kayong tumatapak sa sponge. Yun yung mararamdaman nyo. Sa scenario nito, hindi ko pa naman nararamdaman pero papakita ko sa inyo mga paps. So ito yung brake master namin. Kung mapapansin nyo, yan, okay pa to. Okay naman. Pero may isang side dito na hindi okay. Yan. Tignan nyo maigi. Yan. Kita nyo? Sa kabilang side. Kita nyo? Yan. So mayroon ng leak dito sa brake master. Kaya napapansin ko, nagbabawas to ng brake fluid. Ito dapat pinapalitan ng isang buo. Pero ang gagawin ko, itatry kong ayusin to. Madalas kasi mapalitan ng buo yan. May mga pagkakataon na bibili lang tayo ng repair kit para mapalitan yung primary at saka secondary piston sa loob, pati yung stopper cap. Sa case nito kasi medyo kakaiba ang nakikita kong may problema, hindi sa piston. Ang nakikita kong problema sa bandang proportioning valve. Ang gagawin ko, babaklasin ko yung brake master, titingnan natin kung ano magagawa natin dito mga paps. Okay? Simulan na natin 'to dito mga paps. So ito mga paps, hindi ko napapakita step by step kasi may mga ginawa na akong video tungkol dito. Tatanggalin ko muna 'tong pinaka airbox saka itong intake hose para maiusod ko lang para kahit paano meron na access ako kapag gagalaw na ako dito sa part na 'to. So ito mga paps, tatanggalin na natin 'to. Ngayon, bago natin tanggalin to, maglagay kayo ng basahan dito, tapos magready kayo ng basang-basahan para pag may tumalsik na mga brake fluid, punasan nyo agad. Makaka-damage kasi sa paint yan. Tapos ingat din kayo kasi baka mamaya matamaan yung mata nyo, matalsikan, masakit sa mata yung brake fluid. Tapos dito gagamit tayo ng 10mm. Sa pagtatanggal nito, ang tawag nito flare nut wrench. Yan. Kasi pwede naman yung 10mm kaso para syempre safe na rin para iwas bilog. Okay? So ito, tatanggalin na natin yan dito. Sa baba, tapos meron dito, tapos meron pa dito. Apat yan. Pwede nyo gawin diskarte, logan nyo muna yung ibang linya. Okay, so huwagan ko muna ibang linya para sigurado rin. Yan. So, huwagan ko muna. Para mamaya tuloy-tuloy na. So, ayan. Ayan. So, tanggal ko na itong isa. Next natin, ito. So, ayan. Tanggal na yung pangalawa. Susunod natin. Ito. Saka ito. Ayan. Okay. Sunod, ito naman. So, yan. So, ang next natin ito, mga wabs. Ito, meron yung 12mm na nut. Dito sa kabilang side, meron din. Okay, so, natin yan. Gamit kayo, pwede kayo gumamit ng breaker bar kung gusto nyo. So, matatanggal ko na ito mga paps. Tanggalin nyo itong connector. Yan. Nakalimutan ko lang. Ayan. Okay. Ayan. Siya. So ito mga paps, pag natanggal nyo na yung brake master, punasin nyo yung paligid na natuluan ng brake fluid. Basang-basahan lang para hindi makasira sa
plate ng sasakyan nyo. So okay mga Babs, ito yung brake master ng Nissan Sentra. So ito, kita nyo naman yan. Yung problema ko rito, ito, dito sa side na to. Yan, titignan natin kung ano yung pinanggagalingan ng leak nito. Okay, so sa tanggal ko na rin, ang gagawin ko, lilinisin ko na rin to mga Babs. So, susunod natin ito, pinaka-stopper cap niya. So, ayan siya. Tapos, ito yung pinaka-primary piston. Yan. Ito yung primary piston. Tapos, ito yung secondary nandito. Yan. So, ito yung pinaka-secondary piston. Tandaan yung posisyon yan, ha. Tandaan yung posisyon. Ganyan siya. Okay. So, mga Babs, ito yung brake master assembly ko. Tapos nun, ang problema ko rito, okay naman to eh. Tingin ko wala akong issue sa primary at saka secondary. Ang tingin ko may problema, ito. Itong tinatawag nilang proportioning valve. So dito, nagkakaroon tagas or dito. Ang gagawin ko na lang, itatry kong tanggalin to. Titingnan ko kung ano yung magagawa ko. Yun. Okay. So yan. Hirap pagkulang sa gamit. Oh, ayan, natanggal ko na. Ayun. So, ito yung tingin kong pinanggagalingan ng problema mga Babs. Ito. Ayan, ito yung o-ring. Ayun. Oh, ayos. Kuha sa sa diskarte. So, ito siya. So, ito yung yung loob ng proportioning valve. Ang gagawin kong discarte dito mga Babs, itatry ko na lang teflon ng tong part na to, tapos lalagyan ko to ng bagong o-ring. Itong part na to, yan. Okay? Yung outside diameter, 18 mm. Yung inside diameter naman, sukatin natin, 15.5 mm. So, 15.5 mm. So, ito yung pinakamalapit na o-ring na nakita ko. Itong isa. So, ito ang sukat nito. 19.12. Around 19.12 yung sukat nito outside diameter. Ngayon, yung inside diameter nito. 14.1 mm yung inside diameter. Tapos, yung kapal ng rubber. Yung kapal ng rubber, around 2.3 mm. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, ito yung nakalagay dyan, ito yung pinaka-rubber nyan, pinaka-o-ring nyan. Gagawin ko, medyo kakapalan ko na lang. Okay, so ito yung nakita kong pwede mag-gasha dyan eh. So, ito ilalagay ko dyan. Tapos, ito, di ba nakalagay ito dyan? Ang gagawin ko na lang dito, yung seal kasi nito, hindi ko alam kung anong sukat nito, hindi na ako pupunta sa auto supply eh. Ang gagawin ko na lang yung discarter ito, tatry ko na lang itong teteplonan ko itong part na to, saka ko ilalagay ulit dito. Hindi ko kasi alam kung may nagbebenta ng separate na proportioning valve sa mga brake master. Sa pagkakalo ko kasi set na ito binibili, nagtitipid tayo, kaya ito na lang gagawin ko. Bro, pag nagka-budget, maganda, palit buo na talaga. Yan. So, ito, nilagyan ko na ng teflon. Tapos, ito, yung loob nito, lalagyan ko na ng brake fluid to. So, lagyan natin ng brake fluid. So, yan. Balik na natin. Medyo humigpit siya ng konti. Sana umubura na lang to, mga Babs. Higpitan ko lang to. Yan, ayusan ko ng higpit para siguradong walang leak. Yan.
So, ito na yung natapos ko. Ayan, ito yung sa proportioning valve. Ilalagay yan dito. Pero bago ko ilagay, tatry ko muna yung linisin yan. Linisin ko muna, saka ko ibabalik to dito mamaya. So, bago ko to linisan, ganito nag-ooperate yung, ano, yung brake master. So, meron yung primary at saka secondary. Isipin nyo, ganito yan mga babos, ganyan. Imagine nyo lang muna ha, ganyan. Tignan nyo, ganyan siya. Ma-visualize nyo. Kapag pinush natin dyan, ang mangyari dyan, yung brake fluid dito, ito yun, di ba yung brake fluid, nandito sa part na yan. Ang mangyari dyan, kapag pinush natin, makukompress yan. Ito, iipit yan. So, mangyari, makukompress yan. Pag nakompress yan, matigas eh, yung pressure ng pagkakukompress dito, yung, di ba kinukompress na yung brake fluid dyan, yung pressure nun, lalabas na dito. Dito sa side na to. Okay? Ngayon, same din, kapag pinapreno yan, hindi lang sa side na to. Siyempre, meron yan din dito. Yung brake fluid dito na naipon, pag pinrest syempre yan, yung pressure na lalabas dito. So, ito, meron yan dito, meron yan dito. Yun yung basic na principle kung paano nag-ooperate yung brake master. So, yun yung pinakasimpleng paliwanag kung paano nag-ooperate yung, ano, yung brake master. So, ito yung gagamit ko panlinis, sabon lang at saka tubig. Okay, yung powder lang panlaba. So, ito, lagay natin to, yung pinaka brake master nga. Tapos, cross-pressin nyo lang yung ganyan. Okay, so, so, tapos ko ng ano, malinisan yan mga paps. Ang gagawin ko, babanlawan ko na. So, yan siya. So, tapos ko na linisin to. Ang next natin gagawin, ano, patuyuin na natin to mga paps. Okay. So, maganda, matuyo to. Kung meron kayong ano, compressor, air compressor, air blower, maganda mapatuyo to. Ito ang gagawin ko, bibilid ko lang ito sa araw. Yan. Para tuyo siya. So, gato mga paps, tuyo na yung mga yan. Ngayon, ito yung proportioning valve. Gagawin ko, lalagyan ko lang ng teflon. Panigurado lang, pa-backup ko lang mga paps. Yan. Tapos, ibabalik ko na ito dito. Yan. So, balik ko na yan. Tapos ganito, ibabalik na natin siya. Okay? So, sa pagbabalik nito, ganito lang. Ito. Ganyan natin dyan dito. Tapos ito. Ito dito. So, yan. Siguraduhin yung nakalapat tong mga to. Tapos, ito. Ibabalik ko na yung ano, yung secondary at saka primary piston. So, ito yung secondary. Babalik ko na ito dito. Okay, so, sa pagbabalik, lalagyan ko na ano yan, ang brake fluid. Yung brake fluid dyan. Okay na. So, lagay natin yung brake fluid. Ito yung brake fluid dyan. Ito. Ayan, para ma-assemble natin yan. Tapos, yung primary piston natin, talagyan rin natin yan ng brake fluid yan. Nakita nyo, inaano ako brake fluid yan. Ayan siya. Paso ko lang yan dyan. Ngayon, ito, yung pinaka-stopper cap, ilalagay ko yan dito. Meron yan dito na nakita nyo parang na-coasting bakal. Yan yung pinaka-lock niya. So, pag ginanyan yan, i-crimp nyo lang yan para mag-lock siya. Pero nandito sa kabila rin, tulak nyo yan. Yan. So, okay mga paps, ang susunod natin, ibabalik na natin yung pinaka-reserve niya. So, ito yung reserve niya. Balik na natin ng ganyan. Okay, so ganyan lang. Tignan nyo, tignan nyo yung position. So, balik na natin yan. So, ito. Hindi ko napakita sa camera eh. Tinulo ko. Yan. Tapos, ito. Pwede natin ibalik tong pinaka filter nya rito. Okay? So, yan na siya. So, okay. Nakabit ko na to. Ang next natin, ibibilid natin to.
Okay, ganito mga Babs, kasi may mga iba't ibang paraan sa pagbibleed ng brake master. Yung iba gumagamit ng brake masters, brake master bleeding kit, yung may coconut yan, tapos ilalagay dito para mawala yung hangin. Ginagawa ng iba, nagbe-bench bleeding sila. Ibig sabihin, binibleed na nila to bago nila ilagay. Pero ganito yun kasi mga Babs, halimbawa, mag-bench bleeding tayo, ma-perfect natin yung bench bleeding nito at kompleto tayo sa gamit, hindi pa rin natin masasabing 100% sure na mabibleed natin yung hangin. Ang gagawin natin dito, ibibleed na natin to dito. Yung normal na ano lang, ibibleed ko lang ng walang brake master bleeding kit. Pero kahit sabihin meron nun, gumamit kayo nun, ang standard procedure talaga, kapag nakabit natin to, nakabit nyo yung brake master nyo sa sasakyan nyo, bukod sa bench bleeding or ibibleed nyo dito sa mga fittings niya, ang standard procedure, ibibleed nyo isa-isa yung nasa gulong nyo. Ibig sabihin, ibibleed nyo yung apat. Okay? Pero may pagkakataon na nakukuha naman sa pagbibleed dito at saka sa pagbibleed dito sa may fittings natin. Pero hindi laging nakukuha, hindi laging 100% nagiging successful. So kung maging successful ka, okay. Kung hindi, na-bleed mo rito, hindi pa rin successful, ang gagawin mo, ibibleed mo na yung apat, sa apat na gulong, okay? Mano-mano mo ibibleed. So gagawin ko, lalagyan ko na to ng brake fluid. Yan. Tapos, ipupush ko to. Yan, gamit na nga kayo ng flat screw, or kung ano man, or Phillips screw. Tapos, itutulok nyo to para mableed kahit paano yung hangin niya rito. So, hindi ibig sabihin, pag nableed natin dito ay 100% nagagana. Pag nakabit natin to, i-check pa rin natin kung meron pa rin hangin sa brake system natin. Okay? So, ayan siya. So, ito mga wars, nableed ko na to, pero hindi pa talaga 100% na perfecto to. Gagawin ko, ibabalik ko na to dun sa sasakyan, okay? So, takpan na natin muna to. Okay. So, okay, ibabalik na natin to. Yan. So, meron yung brake fluid, ibabalik ko na to. Tapos, pwede nyo ibalik muna to, yung pinaka-nut dito, yung 12. So ngayon mga Babs, ibabalikan natin to. Okay? So babalikan natin to pero hindi todong higpit ha. So siguraduhin yung tama yung pagkakalapat mga Babs. Okay? Ito, hindi ko hihigpitan ng todo ha. Nakahigpit lang siya yung tipong hindi lalabas yung fluid. Tapos mamaya, may gagawin tayo dyan. Magbibleed tayo dito. Yan, okay na yan. Tapos, kabila sa baba. So, okay mga Paps, dito naman tayo. Ang gawin yung technique dito mga Paps, higpitan nyo muna gamit yung kamay nyo kasi baka mabilugan kayo dito. Baka malustratan kayo, mahirap na. Okay, siguraduhin yung naka-fit na siya bago nyo higpitan. Tapos next natin, ito kabila. So, next natin mga Babs, ito. Yan. So, dito naman tayo. So, ito, gagawin ko. Medyo mahirap kasi i-shoot ko. Kakamayin ko muna. Kamayin hanggang pumasok. Dapat dito, maayos yung pagkakalagay. Yan. So, okay na to. So, okay na yan mga yan mga Babs. So ganito mga Babs, yung mga brake fluid na tumapon, punasan nyo ng basang-basahan nyo para hindi makasira ng paint. Tapos, ibabalik ko na yung connector dito. Ayan. Punasan nyo lang yun. Tapos, lalagyan ko to ng brake fluid mga Babs. So ayan siya. Tapos tatakpan ko mga Babs. So, max yung level ng brake fluid niyan. Gagawin ko, ibibleed ko na to. So, okay mga Babs, ganito. Meron akong kasama sa loob. Bali, ang gagawin niya, habang, syempre, umaandar yung makina, sasabihin ko sa kanya, itatapa kanya, tapos bibitawan niya. So, ang gagawin, habang binobomba niya yung nasa loob, luluwagan ko yung mga fittings dito hanggang
lumabas yung pinaka-brake fluid. Okay, babantayin nyo yung brake fluid, baka kasi maubusan kayo. Gawin nyo, kapag medyo konti na, dagdagan nyo na lang. Ngayon, dapat yung tulo ng brake fluid, hindi patak-patak. Kailangan tuloy-tuloy na para nawala na yung hangin sa loob ng brake master natin. So, tignan nyo yung gagawin ko mga papas. Tapak! Ikaw! Tapak! Ikaw! Tapak! Ikaw! Tapak! Ikaw! Ikaw! Tapak! Ikaw! Tapak! Ikaw! Tapak! Ikaw! Tapak! Tapak! Yan. Okay, bitaw. Tapak. Yan, nakita nyo, tuloy-tuloy na. Bitaw na. Bitaw. Tapak. Yun, bitaw. Tapak. Okay, bitaw. Nakabit ko na lahat to. Siguraduhin nyo nakakabit lahat ng connector kasi kapag may sumablay na connector dyan, posible kayo magkaroon ng check engine. So, ginawa ko rin, binuhusan ko ng tubig yung part na natalsikan ng brake fluid para kahit paano hindi masira yung pinta or yung paint ng sasakyan. Sa pagano, additional ko lang mga babas. Pagkatapos yung i-perform do, yung pagpapalit ng brake master or pag-rebuild ng brake master, siguraduhin nyo na na-bleed nyo na maayos. Gaya na sinabi ko, may pagkakataon na hindi maging 100% successful yung pagbi-bleed nyo kahit i-bleed nyo dito sa brake master. So, kailangan nyo i-bleed ng apat yan. Sa pagkakataon dito, sa nasubukan namin, sa pagbi-bleed namin, successful naman, okay na yung preno niya, hindi na siya nag-i-sponge. Basta siguraduhin nyo lang na yung tulo ng rito, ng brake fluid, kapag binibleed nyo, yung ibig sabihin, hindi siya putol-putol. Yung parang tuloy-tuloy siya, mga paps. Kung nag-bleed na kayo ng sa brake caliper, kaya sa brake drum, or sa rear brake, makikita nyo kapag nag-bleed kayo tuloy-tuloy, di ba? Ganun din dito, pinagkaiba lang, nasa fitting siya, kaya pag binibleed mo siya, parang siya sumisirit. So, malalaman nyo naman pag tuloy-tuloy na yung tulo nun, na-bleed nyo na yun. At saka, kapag tinapakan nyo na yung preno, nagkakaroon siya ng improvement. Hindi na siya yung parang sponge pag tinatapakan nyo. So, kung hindi naging successful, i-bleed nyo yung apat na preno. Okay, mga paps? So, mga paps, additional lang din, kapag ikakabit nyo na yung mga, rito, mga fittings, asaka yung mga tubo dito, siguraduhin nyo na ayos yung pagkakabit. Kamayin nyo muna mga paps. Habang kinakamay nyo, ipasok nyo yung pinaka yung brake hose. Ito, yung mga yan. Kamayin muna gagamitin nyo mga paps. Tapos dahan-dahan lang. Kasi napaka-abala nito pag nabilugan kayo. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana itong video na to nakatulong to. In case na magpapalit kayo ng brake master or magre-rebuild kayo ng brake master or maglilinis kayo or magpapalit kayo ng proportioning valve ng brake master nyo. Okay? So paano mga paps, maraming salamat sa inyo.